mismong yung pagkatao, mga kababayan ni ano ni Alice Go, kaduda-duda, pati yung mga companies na in-establish niya at yung mga incorporators, co-incorporators, sabit sa kung ano-ano mga criminal activities. Hindi lang local, kundi international po. Money laundering. Ngayon, yung pagkatao naman po ni Mayor Alice Go. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ano na niya, Mr. Maravillas? Lahat na yata ang mga investigation ngayon, both sa Congress, tapos sa Senado, may kinalaman sa activity ng mga Chinese dito sa ating bansa at ng mismong China. Yan nga po, mga kababayan, ang masaklap na katotohanan. Grabing perwisyo po ang pinasok ng mga Chinese dito po sa atin, mula sa isyu ng West Philippine Sea, sa isyu ng Pogo operations na yun ang iniimbestigahan, mga kababayan, ng committee ni Risa Ontiveros. At ngayon, yung isyu sa droga na kinasangkutan ng dating economic advisor ni Mau Digs, si Michael Yang. O yan po, medyo napipiko na si Congressman Ace Barbers. O yan po, sabi ni Congressman Ace Barbers, "We have no other recourse but to issue a warrant against them." Surigao del Norte, 2nd District Representative Ace Barbers, chairperson ng powerful House Committee on Dangerous Drugs, said that the panel has no other recourse but to issue warrant of arrest for Michael Yang and others if they refuse to attend congressional hearings in connection with the seizure of $3.6 billion worth of shabu in a warehouse in Mexico, Pampanga. Ayan pong si Michael Yang. Siya yung dating advisor, economic advisor ni dating Pangulong Digong, kasama yung kanyang iba pang mga associates na implicate po in the ownership of the warehouse where the drugs were seized. Ngayon, inimbitahan po ng House Committee na magpaliwanag tulad po ng mga barkada ni Mau Digs na iba, si Pacquiao, ayaw mag-attend po. Umusok ngayon po si Barbers. So magpapalabas sila, mga kababayan, ng show cause orders muna. Then, sunod, mga kababayan, siyempre, iko-contempt siya ng panel. Di mag-issue na naman po ng warrant of arrest. Ganon, mga kababayan. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas, yung mga pangyayari. Matindi po, at yung latest ngayon, sa lumabas na balita, na-discovery po ni Congressman Ace Barbers. Sabi, yung may-ari nitong warehouse, kung saan ginamit para sa pagtatago ng droga, nagamit ng fake identity. Ayan, balita ngayon dito sa Philippine Daily Inquirer, owner of warehouse is storing drugs, used fake identity, sabi po ni Congressman Ace Barbers. Massive po ang investigation ngayon sa mga Chinese po. At most of this sangkot po, mga kababayan, sa mga illegal activities dito po sa ating bansa. So sabi dyan sa balita, a certain Willie Ong, hindi ito si Dr. Willie Ong, ha? Iba man po si Willie Ong, yung doktor na nagkandidatong vice presidente at senador. Matino yon. Ito po, iba man, pero ang pangalan Willie Ong, believed to be the owner of the warehouse sa Pampanga po, kung saan ginamit sa pag iimbak ng mga droga, nagamit daw ng fake Filipino identity and was able to purchase titles of land, sabi po ni Congressman Barbers. Sa pagpapatuloy ng hearing kanina, sabi po ng Congressman, kinonfirm ng Philippine Statistics Authority that an entry for
a Willie Ong, may-ari ng Empire 999 Realty Corporation na may-ari ng warehouse, exists through a certification issued by the local civil registrar doon po sa Mikawayan, Bulacan, dated August 31, 2001. Batay po sa certification, itong si Willie Ong daw, pinanganak May 29, 1977, 24 years before the certification was registered. However, Barbers noted that the current local civil registrar of Mikawayan showed that there is no record under Willie Ong, as the entry specified was for another person. Pinikip po. Masib yung pamimiki po dito ng mga Chinese. Yan nga pong investigasyon ni Rizon Tiveros kay Alice Goo. Ang daming butas po. Yung birth certificate, fake. Pati marriage contract po ng magulang, mamaya ibigay ko po sa inyo. Nakakalula po yung kwento. Nakakalito po. Pero pag nagsalita po si Alice ko, makabagbag damdamin, lalo't in-interview pa ni Karen Davila. Ikwininto yung kanyang buhay na siya daw po, mga kababayan, anak ng isang katulong na anakan yung kanyang nanay ng kanyang tatay na Chinese. Ganon, makabagbag damdamin po. Dito muna tayo sa kwento ni Ace Barber sa isa pang Chinese, si Michael Yang, na economic advisor po ni Mau Diggs. May bagong kwentong na-discover si Ace Barbers. So ito na nga po. So sabi po ng congressman, upon the committee's initiative, the new and acting local civil registrar ng Mikawayan issued a certification dated May 7, 2024, stating that no record exists under anya the name Willie Ong, allegedly born May 29, 1977, with registry number 127 for the year 1977. Said registry anya, number 127 list another person born on a different date, sabi po ni Barbers. Kaya po, ito po ang ginagawang investigasyon. Dami pong pamimiki na ginagawa itong mga Chinese. Pati yung mayor po ng Bamban, fake. Fake Filipino. Ganun tayo pinaglaruan ng mga Chinese po. At ang nakakalungkot, itong mga Chinese, kaya under investigation sila, involved po sa mga illegal activities, criminal activities po. Sa pogo, gambling, sa drugs, kasama na po yung infiltration ng ating gobyerno because of their interest dito sa West Philippine Sea. Ganun. So sabi po ni Barbers, the same Willie Ong anya with birthday on May 29, 1977 was able to secure a Philippine passport which he has renewed several times, the last being in July 23, 2019, valid until 2029. How he was able to get one remains a mystery anya. At least we were able to find serious lapses in our agency's security system and processes. Kaya kailangan talaga po yung masusing investigasyon. All of this in aid of legislation and possible criminal prosecution po, siyempre. Hindi po tulad ng investigasyon ni Bato in aid of this. Ikaw niya, Mr. Maravillan. Yun naman po talaga. So sabi dyan, Barbers question why Ong, whose real identity is believed to be Kai Kimeng, as he had the same photograph niya, was able to amass properties in own shares in companies even if he was a Chinese national. Kita ninyo kung gaano kaseryoso ang activity ng mga Chinese po dito. Namimiki sila ng kanilang mga identity para makapagnegosyo. Hindi lang ordinaryong negosyo, droga po. You see, yung iba illegal gambling, tapos pinasok na yung gobyerno. Wala nung Bamban Mayor. Ganon, mga kababayan. Siyempre, anya, Mr. Maravillas, hindi mangyayari yan kung walang mga kasabat sa gobyerno. Of course, mga kababayan, kausap nila po, mga top officials, si Michael Yang nga po, economic advisor ni Mau Diggs. You see? So sabi dyan, upon very careful examination
by the Bureau of Immigration, the Philippine passport that Willie Ong possesses was never used, sabi po ni Barbers. However, another person niya of Chinese nationality with the name of Kai Kimeng, born on July 24, 1977, departed for Hong Kong on October 10, 2023, the day after we started this investigation. Tumakas na! So sabi po ng congressman, if these three are not Filipinos, they are not allowed by law to own lands in the Philippines. Neither is Empire 999 for not being 60% Filipino-owned. Thus, all land acquisitions by the corporation and by these three Chinese individuals must be invalidated and forfeited in favor of the government. To date, Empire 999 Realty and its individual incorporators have amassed more or less 292 titled lands amounting to hundreds if not thousands of hectares, sabi po ni Barbers in Pampanga alone. Kita ninyo na makyaw po ng mga properties, ng mga kalupaan, hekta-hektarya po. Ngayon, in September 2023, the Bureau of Customs and other partner agencies such as the National Bureau of Investigation and the Philippine Drug Enforcement Agency allowed a shipment arriving at the port of Subic from Thailand to be delivered to its destination. Authorities then tracked it down to a warehouse in Mexico, Pampanga. When the house panel started a probe of the drug bust, upon a resolution from Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., it was discovered that the warehouse used to be owned by former Mexico Town Mayor Teddy Tomang's brother. Ngayon, napag-alaman that Empire 999 Realty Corporation bought it from Tomang's brother. Earlier, the House Committee also asked former Presidential Economic Advisor Michael Yang to reveal his reason for not attending the congressional probe. Yang was asked to shed light on his involvement in the issue after it was revealed that his translator, itong si Lincoln Ong, was part of Empire 999. So yan po ang rason, mga kababayan, kung bakit kailangan niyang mag-appear sa congressional investigation. Kasi yung translator niya, mga kababayan, parte pala ng Empire 999, kung saan yung warehouse na pag-ari ng company, doon natagpuan yung 3.6 billion worth ng shabu. Ganun katindi, mga kababayan. O ngayon, yung isa pang Chinese na iniimbestigahan, si Alice Goo, yung Bamban na mayor, Tarlac, Bamban Tarlac mayor, na ang sabi sa investigasyon ng Senado, sa pangunguna po ng committee ni Risa Ontiveros, yung mga business partners po, kasi maraming negosyo po itong si Alice Goo, galing po sa pag-aalaga ng baboy, nagkapogo at kung ano-ano pa, nagka-helicopter, nakabili ng luxury car, at ang sabi more than 300 million yung worth ng kanyang kayamanan based sa kanyang salin. Ganon katindi. At siya ay anak, mga kababayan, ng isang Chinese sa isang Filipino kasambahay na hindi maintindihan, mga kababayan, kung totoo yung pangalan na Amelia Lial. Litong-lito yung mga senador. O ngayon, yung mga business partners ni Alice Goo, ni Mayor Alice Goo po, ang sabi ni Risa Ontiveros, sabit sa mga criminal activities, may mga criminal records. Pero sabi po ni Mayor Goo, hindi ko man niya alam na yung mga business partners ko may mga criminal records, mga sindikato. Ganon ka, inosente po. Mga kababayan, itong si Alice Goo, magsalita, napakagalang po. Mababa ang kalooban niya. In-interview po ni Karen Davila, makabagbag na damdamin yung kwento. Ganon. O yan siya, mga kababayan. Sabi dito sa kwento ng Inquirer, during a Senate committee
on women hearing, Contenderos disclosed that GOES Incorporators, co-incorporators in Baufor Land Development Incorporated included Filipino national Rachel Juan Malunso Carrion, Cyprot national Si Yang Huang, Chinese national Xiang Ruijin, Dominican national Bao Yinglin. Multinational po ang mga co-incorporators, pero hindi niya kabisado, mga kababayan, yung pagkatao. Sabi yan ni Mayor Alice Go, hindi makapaniwala yung mga senador. Sabi ni Risa Ontiveros, grabe naman na niya, mayor ka, hindi mo inalam na may mga criminal records. yung mga investors mo, sabit sa kung ano-anong mga krimen, nalaman ko lang anya sa post mo. Sabi po ni Mayor Alice Go, lalong ka duda-duda. Halangan man, kasama mo sa negosyo, hindi ka man lang mag-background check. Sabit pala sa kung ano-anong krimen. Sabi ni Ontiveros, what it really looks like to me is Baufo was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering in other criminal activities, and it was part of a synchronized plan all along. Buying land, opening up Apogo, a Philippine offshore gaming operator enterprise, maximizing our flawed regulatory system to abet scams, human trafficking, and money laundering, sabi po ni Ontiveros. But Go, for her part, denied knowing about her partner's background, explaining that she only learned about their criminal records through Ontiveros' social media post on Tuesday. Hindi ko anya alam, Your Honor. Nalaman ko lang anya sa post mo. May ganon. Yan po sabi yun. Nalaman ko lang po kahapon doon sa Facebook post ninyo po. After kong malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po sa Baufo ay si Wang Xiang. Yung dalawa po, hindi ko po nakausap. Paliwanag ni Alice Go. She narrated that after divesting from the company in 2022, she has not heard from them since. Kapo, nakita ko sa Facebook post ninyo na sila ay money launderer sa Singapore. At nag-re-research ako through Google din. At nakita ko po nga na yung dalawa ay sangkot nga sa money laundering sa Singapore. At kahapon ko lang nalaman, gawa nung nakita ko sa Facebook post ninyo. Sa kamaga-maga kababayan. Ontiveros then blasted Go for not conducting due diligence anya, questioning how she could not even know about her own business partner sa backgrounds. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganitong kalaking negosyo, napakalaki kumpara sa mga nauna ninyo ng negosyo, di ba dapat nagda-due diligence kayo? Sabi po ni Ontiveros. But Go, in response, merely reiterated that it was only Wang Xinan who she had contact with. Wang, however, is also an identified fugitive who is being hunted by the Presidential Anti-Organized Crime Commission. Mga sindikato po, yung ka-business partner ni... Ganon katindi. Iparinig ko sa inyo yung portion, mga kababayan, ng Senate investigation ni Risa. Oh, Your Honor. At nung nakausap ko po sila, pinadirect na po yung transfer po. Kasi yun yung naging pinaka-share ko po, yung lupa po nung tinayong compound po na Baufo. Naka-reflect ba sa contract to sell na isusumite nyo sa komite yung condition na sa deed of absolute sale, hindi na ang pangalan nyo ang lalabas, kundi yung Baufo at yung dating private owners? Meron po akong copy po noon, Your Honor. So, titignan po ng committee yan. I-expect po namin isubmit nyo sa amin within this day. Apa. And bakit ko po kinukulit itong puntong ito? Bakit important distinction ito? Kasi
yung mga incorporators, co-incorporators nyo sa BAUFU ay akusado at convicted ng criminal activities sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore. Ito po yun. Kaya, duda talaga po ako, Mayor. Pasensya na, na pakalat-kalat lang sila sa Clark, nagpapatrans inyo, at naisipan mo lang na i-alok ang nabili mo na. What it really looks like to me ay BAUFU was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities, and it was part of a synchronized and coordinated plan all along. Buying land, opening up a POGO enterprise, maximizing our flawed regulatory system to abet scams, human trafficking, money laundering. And in just a few moments, I will show more evidence of this. Pero at this point, Mayor, alam niyo po ba na yung mga co-incorporators niyo sa BAUFU ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon dun sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa BAUFU po ay yung si Zhang Jiyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. At after po ako mag-divest po ng 2021 po, na po akong alam sa kanila. Kahapon po doon sa Facebook post nyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore. At nag-research po ako sa through Google din po. At nakita ko nga po na yung dalawa pangkot nga po doon sa money laundering po sa Singapore. At kahapon nalaman gawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo, Madam Chairman. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo, napakalaki kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo. Nagtatanong nga yung mga tao, ha? Mula Piggery papuntang Pogo, parang ang laking multiplied many times over. Hindi ba dapat nag-due diligence kayo? Kasi ang laki ng ipapasok nyong equity, yung mga lupang sabi nyo, binili nyo on installment over the years sa mga private owners. Hindi po maliit ang 7.9 hectares, halos 8 hectares. Hindi ba kayo nag-due diligence sa makakasama yung mga co-incorporators? Sorry, Mama. Ako hindi ako negosyante, pero alam ko mga negosyante, hindi umaalam lang sa pagkakatao ng mga co-incorporators nila after matanong sila sa isang Senate hearing. Book? Kaduda-duda talaga po? Due diligence dapat sa mga dokumento. Sa mga government agencies natin. Your Honor, bago po nangyari po yun, ang kausap ko lang po dyan, si Huang Jiyang. Siya lang po yung kausap ko po. At ang katwiran ko po that time, since akin naman po yung lupa, majority po na sa akin, wala po mawawala po sa akin. At nung huli na lang po, naging pogo po yan. Nung una, primarily po, ang usapan po na project po ay housing. Yun po yung unang pinag-usapan po namin ni Huang Jiyang. Si Huang Jiyang po, nakilala ko po siya sa Clark na marami po siyang restaurants at binibentahan ko po siya ng baboy. At okay naman po yung naging transactions po namin. Mabait naman po siya. At in-offer ko po sa kanya na tayuan po yung lupa ko po sa Bamban. Well, medyo, okay. Inuulit nyo yung ilang mga detail. Hindi kumbinsido si Riza pa? Maintindihan sa ganyang perspective yung kwento. But lalo lang dumadami po yung things that don't add up. Balikan ko lang po yung sabi nyo kanina, kinonfirm nyo taga Fujian, si father ninyo. Alam nyo po ba na ang kasama nyo sa BAUFU ay mga taga Fujian din? In fact, ang tawag sa kanila ay Fujian Gang. At kayo ba Fujian ay Gang? Kasama din sa Fujian Gang na yan? Hindi po, Your Honor. Pero alam po ba ninyo na taga-Fujian sila? Hindi ko po alam taga-Fujian sila. 1 billion money laundering case? Alam ko po si Huang Jiyang. Hindi po taga-Fujian eh. Somewhere malapit po sa Xiamen pero hindi po Fujian. Si Huang Jiyang. Mayor, kahit nung, hindi pa kayong mayor noon. Pero again, okay. Sobrang malaking pagkukulang sa due diligence. Hindi nyo alam taga saan yung mga co-incorporators ninyo. Sapat na sa inyo na si Huang Jiyang, alam ninyo ay taga Xiamen. Hindi nyo alam na taga saan yung ibang mga co-incorporators ninyo. Yung dalawang co-incorporator po, Your Honor, ang nagdala po sa kanila si Huang Jiyang. Well, okay. Sabi nyo si Huang Jiyang lang ang kausap nyo. Pero
Si Huang Ziyang, di ba fugitive din siya? Matanong lang sa PAOK. Yusek Cruz, will it be you to answer? Ang tanong ko po kay May, diba, yung nag-iisang co-incorporator nila sa Baofu na pinaganap ng batas? Huang Ziyang, di ba fugitive din siya? Yes, ma'am. Yes. Confirm. Subject po ito ng manhunt natin. Right. And this is the person who has 3 passports na pinakita po namin nung nakaraan. Okay, so ano rin, Mayor, no? Sindikado po sa ibang co-incorporators sa Baofu. Hindi kayo nag-due diligence, alamin ang background nila. Kumbaga, hindi most innocent si Huang Ziyang kasi sila ay subject pala ng manhunt at may hold passport holder ng 3 bansa. Sino namang honest broker ay may hindi lamang isa o 2 passport pero 3 pa? Your Honor, sino naman po si Nancy Gamo? Nancy Gamo po. Ano po yung ano po niya? De, tinatanong ko po sa inyo, sino po si Nancy Gamo? Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Well, one Nancy Gamo has been identified as representative of Zunyuan. Ang problema niyan, Mayor, itong si Nancy Gamo has been involved literally in your businesses, no? Isa-isahin ko po, ha? 3 Lin Q Farm Incorporated. Yung nag-apply, alam ko na. Alala ko na. QJJ Slaughterhouse. QC Genetics. Pati itong Siopaw Bulilit. QJJ Smelting Plant. By the way, 2012 pa. So mula Siopaw hanggang smelting. And you know what's most troubling about this, Mayor? It's not only that, I'm sorry, you lied. Hindi lang nagsinungaling kayo, pero kayo yung approving authority para sa Zunyuan dahil mayor na kayo noon. Na itong lahat, tulad ng Zunyuan, representative si Nancy Gamo, at siya naman ay involved sa bawat isa sa mga businesses nyo dito. Matindi. Dapat maimbestigahan of interest, no? At posible paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. At ikabit naman natin itong mga ito sa Hongsheng. Kasi mukha namang magkakabit-kabit lahat eh. So to repeat your testimony, hindi po kayo involved sa Hongsheng, sabi nyo noon. Kahit na kayo ang nag-apply ng LONO or Letter of No Objection. At nakalagay mismo sa sangguni ang resolution na kayo ang aplikante. Tama po ba? Doon sa LONO po, hindi po ako yung aplikante. Ako lang po yung nag-bridge po sa kanila. Ako po nag-introduce po doon sa former mayor po, yung Shi Chun San po na sinasabi ko po. At Your Honor, pasensya na po. Nalala ko na po yung nasabi niyo po na Nancy Gamo. Yung Nancy Gamo po, siya po yung nag-prepare po ng documents ko po dati. Pero hindi ko na po alam na paano po sila nag-connect po ni Zunuan. Okay, pero mabuti naman at may naalala na kayo itong si Nancy Gamo dahil ipinakita namin lahat ng mga dokumento ng marami-rami yung mga negosyo na nandyan talaga si Nancy Gamo. At siya po ay nag-representative ng Zunyuan. And sorry din po, Mayor, pero hindi po pwedeng sabihin na hindi kayo yung aplikante para sa Hongsheng bago kayo naging mayor. Dahil nandyan sa mga dokumentong ipinakita na namin kahit nung naunang hearing, nakalagay pa nga doon sa dokumento ng munisipyo, yung resolution, Representative Alice Guo of Hongsheng. At tama din po ba na yung relationship ng Hongsheng at Baofu ay bilang lessor at lessee lang? Your Honor, doon sa Hongsheng po, hindi po ako naging representative. Wala po ako sit not meet po na any documents po. Pinakilala ko lang po sila doon sa former po na mayor. At isang beses po nakapag-translate lang po ako sa kanila. Regarding naman po doon sa Hongsheng Baofu, yes po, ang naging relationship po nila is lessee and lessor. Okay, ang bago sa pinagtatakhan ko dyan, well, sinasabi nyo hindi kayo yung representative ng Hongsheng. Pero ang pagkakilala ng dating municipal council sa inyo at nilagay nila sa resolution nilang dokumento ay kayo ang representative ng Hongsheng. Now, ang pinagtatakhan ko po, Mayor, itong sa usapin ng relasyon ng Hongsheng at Baofu.
Bakit ang email address na npjimenez0712@yahoo.com na nakalagay na email address sa Certificate of Incorporation ng Hong Sheng, ayan, ay siya ring email address sa General Information Sheet ng Zun Yuan Technology bilang alternative email at email address ni Nancy Gamo sa Sopaw Bulilits Food at 3 Lin Q Farm. So tuloy, Mayor, you know what this looks like to me? Mukhang lumalabas kayo yung common denominator ng mga operations na to. At mukhang posibleng niluklok kayo na mayor para padulasin ang operations na ito. Your Honor, siguro po better po invite din po natin sila, Nancy Gamo, para malaman din po natin kung paano po naging email address po niya yung sa Zone 1. Your Honor, wala po akong kilalaman sa Zone 1. Tumakbo po ako ng mayor sa aking sariling capacity po, sa tulong po ng kaibigan, pero wala pong any involvement po ng POGO sa aking pagtakbo po ng mayor po sa bayan ko po. Approving authority kayo sa Zone 1, no? Dahil mayor kayo noon. Your Honor, pasensya na po. Nag-apply po si Zone 1 po ng loano po sa konsihal ko po, sa konsihal po ng Bamban. Ngayon po, nakapagbigay po din sila sa amin ng provisional license. That's the only time po na nagbigay po ako ng business permit po sa kanila, stated po second, third, and fourth floor po. O yun, second, third, and fourth floor. Nakapagbigay kayo ng mayor's permit para dun sa tatlong floors na yon na POGO. Opo, Your Honor. At dahil yun lang din po yung nakalagay din po dun sa provisional license po na nasubmit po nila sa akin. So yun, mga kababayan, mahaba pa yon. Mismong yung pagkatao, mga kababayan ni Alice Go, kaduda-duda, pati yung mga companies na in-establish niya at yung mga incorporators, co-incorporators, sabit sa kung ano-ano mga criminal activities. Hindi lang local, kundi international po. Money laundering. Ngayon, yung pagkatao naman po ni Mayor Alice Go, sabi dyan, Alice Go, putok sa buho, no birth, marriage records of mayor's parents found. So sabi dyan, more questions have emerged about the background of Bamban Mayor Alice Go after senators learned that her supposed birth parents might be non-existent. So malamang imbinto lang mga kababayan yung mga pangalan, hindi man totoo. Fake nga po. Sabi po ni Risa Ontiveros, a check with the Philippine Statistics Authority anya showed no birth or marriage records for Angelito Go and Amelia Leal, who were indicated as the mayor's parents sa kanyang birth certificate. Itong si Angelito Go is the Filipino name ni Jan Nasyong Go, whom Alice claimed to be her father. He holds a Chinese passport. Noong pinachikoan niya, walang record ng kasal itong si Angelito Go at si Amelia. At ang higit pang malala, walang birth record at all itong si Angelito Go saka si Amelia. So maitatanong talaga, hindi po kaya si Angelito Go and Amelia Leal Go do not even exist? Ito ang yung dalawang taong ito, according to documentary evidence, may tatlong anak na according naman to Alice Go, have only one child. Apparently, do not even exist. So pinakita po ni Hontiveros yung birth certificates of Juan Sheila Lialgo at saka ni Ximen Lialgo to disprove Alice's claim that she was her parents' only child. As of that, ayon po sa inyong interview, hindi ka lumaki sa nanay mo. Nung nakaraang hearing, sinabi niyo po at verbatim ito, quote, ang nanay ko po si Amelia Leal, close quote. And we flashed this video earlier. Sa TV interview, nung tinanong ka ano ang pangalan ng nanay mo, ang sagot niyo po, quote, nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina, close quote. Tama po ito? Ano po?
Madam Chairman, opo. Okay. At nakita mo lang ang birth certificate mo noong 2005 dahil ito ang taon ng iyong birth registration, correct? Madam Chairman, unang-una po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Sorry po kay Sen Win din po. Medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na marami pong tao, marami pong cameras. Pasensya na po. Opo, nung 2005 po, when I was 19 years old po, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng mga lisensya at passports po hiningi ko po sa kanya. Alright. Sa makatuwid, yung sinasabi mo ay ang pangalan sa birth certificate ay ang iyong birth mother, correct? Yung birth mother na kasambahay na iniwan ka di umano matapos ka iluwal. Madam Chairman, opo. Yung biological mother ko po. Alright, yung biological mother nyo. Mayor Alice, I actually have a copy of your birth certificate at mayroong pangalan dito. Ang pangalan ay Amelia Leal. Ito po ba yung iyong totoong ina? Your Honor, yung ina ko po, hindi ko po siya nakasama po akong lumaki. Kaya kung ano po yung sinabi po sa akin ng tatay ko po, siya po yung biological ko pong mother. So, yung biological mother nyo ba, itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo? Nakita ko po sa birth certificate ko po, Amelia Leal po, na sinabi po sa akin kasambahay po nila noong unang panahon po. Teka po, so si Amelia Leal ang ay yung kasambahay? Amelia Leal po, siya po yung biological mother ko po, at siya po yung kasambahay po nila, tatay ko po. Okay, so yung biological mother nyo ay itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo at siya yung kasambahay ni na tatay mo dati. Alright. At this point, friends, may I also put on record that the information here is information about an individual who is an officer of a government institution relating to her position, considering that citizenship is a requirement of public office and the position of mayor and is therefore a recognized exception to the Data Privacy Act. Sinabi niyo po, Mayor, na nalaman mo lang ang pangalan ng tunay mong ina nung nakita mo ang birth certificate. So sinasabi niyo, ang tunay niyong ina ay itong si Amelia Leal. Your Honor, opo. Biological mother ko po. Biological mother at kasambahay noon ni tatay niyo. Opo. Sabi po niya sa akin. Sabi po ni tatay niyo sa inyo. Mayor, sabi niyo po na kayo lang ang anak ng nanay at tatay niyo. Tama po ba? Your Honor, lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako na ako po mag-isa. Yung tatay ko po, meron po siya ibang partner. Hindi ko na po alam, Your Honor. May ibang partner si tatay niyo, pero kayo lang ang anak ng tatay at nanay niyo. Your Honor, yan po ang understanding ko po. Yan ang understanding niyo. So presumably, kung may mga kapatid ka, sila'y half-siblings at iba ang nanay nila. At ang nanay nila ang legal wife ng tatay mo? Ang tatay ko po, meron pong tatlong kasama. At yung sa tatlong kasama, may mga anak si tatay nyo, so half-siblings nyo? Opo, Your Honor. So, yung isa sa tatlo ang legal wife ni tatay nyo? Your Honor, ay tingin ko po kasi hindi ko po sila kasama po lumaki. So, pero ang sinasabi nyo, hindi si Amelia Leal ang legal wife ni tatay nyo. Pero siya ay nanay nyo at siya ay kasambahay ni tatay nyo dati. Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong problema ko, Mayor. I also have copies of the birth certificates of Sheila Lialgo and CMN Lialgo. Okay. I note that the information contained in these documents is necessary to present in these hearings
for the Senate to properly carry out its authority to conduct investigations and ferret out the truth behind these issues we are confronting, thus constituting an exception to the Data Privacy Act. However, out of an abundance of caution, niredact po namin yung ilang portions ng birth certificates ni na Ms. Sheila Guo at Mr. CMN Guo dahil hindi sila public officers. Ngayon, sa mga dokumentong ito, pare-pareho kayo ng nanay nyo ay si Amelia Lial at ang ama ninyo ay si Angelito Guo. Oli na naman. Sa totoo ba kayong anak ng nanay at tatay nyo? Your Honor, hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate. Kaya wala po nagsisinulungaling na naman ba? Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa, and he said yes po. Alright, so kinonfirm ni tatay nyo na sina Ms. Sheila Lial Guo at Mr. CMN Lial Guo ay mga kapatid nyo. Yes po, Your Honor. At kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila? Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Naitanong ko po sa kanya. Alright. So, base pa rin sa mga dokumentong ito, una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate nung dalawang kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo, paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986 pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siamen na pinanganak naman nung 1980? Your Honor, hindi po ako yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag-prepare po. Wala po akong idea po doon sa birth certificate po nila. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, Sen. Rafi. Kasi during the last hearing, she did mention na siya po ay a love child, right? Okay. Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982. Angelito Go and... Grabe, butas po. Wala po akong idea po doon sa birth certificate ko po na hindi po ako yung nag-prepare po noong birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, andun na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Kung kasambahay siya, bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilito sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ko, mayora ka na. You didn't ask that. Problematic po yung birth certificate, pati marriage contract. Na holding a higher office at LGU. Marriage certificate ng ganyang magulang. Sabi mo, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin. Kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth. And you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas itong my statement mo. Kasi you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Tapos pa na yung sabi mo na nabuntis lang at pagkatapos nung mabuntis, tumakas na. Yung umalis na yung nanay mo. Hindi, lumilitaw dito. Nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, Dad. Give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. Oh, he didn't ask that? I don't believe you. Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin pinag-uusapan sa bahay. But you're not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Nasabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. Diba? So, in your case, hindi yung pinag-uusapan. Dahil sa grabing butas po, sabi ni, alatang nagsisinungaling, bangga-bangga po yung mga sinasabi. Are you willing niya na mag-undergo sa lie detector test, sabi ni Senator Tulfo? Oo, anya, Kita din yung mga kababayan. Lahat ng information na nakalagay sa document, piki.
Para niya, Mr. Maravillas, yung pidea leaks ni Morales. Piki din. Yun nga po. Kaya lahat yung investigasyon na nangyayari ngayon po sa Senado, pati sa Congress, sakit sa ulo po nitong mga Chinese. Anyway, subaybayan na lang po natin. Mahaba pa yon. Hindi ko na po ubusin yung ano, yung napag-usapan po doon sa investigasyon ng Senado, committee po ni Risa Ontiveros. So, makita natin dito, mga kababayan, kung paano tayo pinagsasamantalaan dito ng mga Chinese with their illegal activities at saka infiltration ng mismong ating gobyerno. So, napakahalaga itong ginagawang mga investigasyon po ng Congress at saka ng Senado. So, alam na ninyo kung sino yung mga responsible dito po. May mga sabit po, sigurado, na mga top officials. Tama pa? Kaya ingat-ingat po tayo, mga kababayan, sa pagpipili ng ating mga leader. Baka na-brainwash na mga Chinese. Di ba? Ayan man lang po. Mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.